Hey, what's up everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi po. I'm Mama Sam. Good evening. Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ni Lauren Q. At sa lahat naman ng mga Mama Sam dyan na laging sumusuporta, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Kamusta, Lauren? Mama Sam, ito po, okay naman po. Kayo po ba, kamusta? Eto, sumasakit yung likod ko. Sa sobrang dami ko nang ginagawa, sakit-sakit na ng likod ko. Gusto kong mahiga, gusto kong matulog. Pero sige lang, laban natin to. So yon, yes. So kamusta naman ng lahat? Syempre excited tayo sa pag-uusapan natin yes. Ngayon. It's all about Miss Planet, Mama Sam. Eto nga po. Miss Planet International start na this coming November 5 until November 20. Ito na nga Mama Sam, lalaban ng ating first runner-up ng Binibining Pilipinas na si Herlyn Nicole Budol. At ayun na nga Mama Sam, umalis na siya papuntang Uganda. Anong masasabi mo dito? I'm so excited, syempre. Excited ako sa pag-alis ni Nicole Budol patungo nga dito sa Miss Planet International. Alam naman natin na matagal niya na itong ina-announce at matagal na siya naghahanda dito sa budget na to. At natutuwa ako, at least natuloy na kasi may nabalita nga na medyo kakancel nga yung Miss Planet International sa Uganda. Pero ngayon, okay na. And then lahat ng mga kandidata, yung ibang kandidata, nakita ko kahapon pa nata umalis papuntang Uganda. So nakaka-excite kasi ito yung first time ni Nicole Budol na lalaban siya sa international pageant. At alam naman natin na pangarap niya to, kaya nga siya sumali sa Binibining Pilipinas dahil gusto niya makasali sa international pageant. Pero napaka-blessed niya kasi ang makakalaban niya dito is 81 candidates. So nakakatuwa, isa pala itong malaking pageant. Ayan. Tingin mo Mama Sam, si Herlyn Nicole Budol hataw kaya dito sa Miss Planet International? Actually, nakikita ko naman na yung naghanda ng todo-todo, ito si Nicole Budol na subaybayan natin yan sa social media. Pinapakita naman niya kung paano siya nag-prepare sa kanyang pasarela, sa kanyang mga gagamitin na damit. And then, of course, yung styling niyang makeup. At kanina, balita ko nga, nasabing ganon, buong team daw ni Nicole Budol ay sasama nga doon sa Uganda. Maganda yun kasi alam naman natin yung team ni Nicole Budol, magaling silang magtrabaho pagdating sa makeup, styling. And then, of course, umaasa tayo, nahahataw talaga ng todo-todo itong si Nicole Budol sa competition na Miss Planet International. I'm so excited kasi yan na. Ang tagal niya itong hinintay at this is it. Lalaban na si Nicole Budol sa competition, di ba? Yes, oo. Tama ka dyan, Mama Sam. At hindi lang tayo ang na-excite para kay Nicole Budol. Andito din, Mama Sam, yung kanyang mga solid followers para makita nila, na makita nating lahat na si Nicole Budol ay lumalaban o nakikipag-compete dito sa international pageant. Kaya good luck sa'yo, Herlyn Nicole Budol. Ayun, good luck kay Nicole. Siyempre, excited tayo kung ano yung mangyayari dito sa international pageant. Ang tanong dyan, si Nicole Budol ba ay naging prepared para sa advocacy? At saka, siyempre, sana inalam din nila kung ano ang meron dito sa Miss Planet para at least yun yung ina-apply niya dyan sa pag-compete niya dito sa Miss Planet International. Kasi napaka-importante yung alam mo kung ano meron doon sa pageant. Hindi yung hataw ka lang ng hataw tapos hindi mo pala alam kung ano yung kinukumpit mo, di ba? So, mas maganda, alam niya yan. So, abangan natin the future, baka mali mo manalo pa si Nicole, di ba? Yes, so, at Mama Sam, ano po ang advocacy ng Miss Planet International? Okay, ang advocacy nila ay ending war and peace. So parang Miss Grande ng PEG. Tapos ngayon, meron silang tinututukan ng Sustainable Development Goal ang kanilang team ngayon, taon na to. And then of course, ending war and peace nga para sa lahat. So tingnan natin, mukhang maganda naman yung hangarin ng Miss Planet International. Yes, tama ka dyan Mama Sam. Pero Mama Sam, do you think si Herlyn Nicole Budol ay magagawa niya tong advocacy na to? Depende sa kanya, di ba? Kung gusto niya manalo, syempre dapat pag-aralan niya kung ano yung meron sa pageant na to at kung ano yung advocacy na dapat na pinupush ng
ng organization. At sana madikit niya yung advocacy niya doon sa kung ano yung meron sa organization na to. So, alam ko naman na pag-aralan niyan. Alam ko naman na napag-aralan niyan lahat ni Nicole Budol, and then tingnan natin kung ano yung ipapakita niya sa competition na to. So, for sure, prepared yan si Nicole Budol. Yes, Mama Sam, I agree. Alam ko naman na prepared din naman si Nicole Budol at laban na talaga to sa international pageant. Pero ayun, ito, so, good luck na lang sa kanya. Good luck na lang natin si Nicole Budol. Pero ito, Mama Sam, tingin mo, sino ang matinding makakalaban ni Nicole Budol dito sa Miss Planet International? Okay. So, nandiyan dyan, syempre, yung kandidata na mula sa Miss Universe Thailand third runner-up na si Renee. So, alam naman natin si Renee, iba din yung atake niyan. Bukod doon sa maganda talaga si Renee sa personal. Bukod doon sa maganda talaga si Renee sa personal, alam natin kung yung caliber niya ay talaga namang palong-palo. So, ako, parang isa yan sa mga talagang matinding makakalaban ni Nicole Budol dito sa competition. Pero 81 kasi silang maglalaban-laban. So, ibig sabihin, hindi lang si Rene yung kandidata na dapat niyang tutukan. Maraming kandidata ang talagang masasabi kong maganda. Nandiyan dyan na syempre si Miss Mexico. Nakita ko kanina yung picture ni Miss Mexico, parang pang Miss Universe na yung peg. Nandiyan dyan din syempre si Miss France na iba din yung ganda na meron ito. Ando doon din, nakita ko rin yung Miss Germany. So maraming mga kandidata. Kumbaga, hindi lang si Miss Thailand yung dapat niyang tutukan. From Asia, syempre nandiyan yung ibang kandidata na talagang umahataw din. But syempre, maniwala tayo sa kakayahan ni Nicole Budol. And I think ito yata yung first time or second time na lalaban ng Pilipinas sa competition na to. But believe her and trust her. Ayun yung better. So siguro wag siya magtutok doon sa mga kandidatang makikita niya na magaganda, magagaling. Mag-focus siya doon sa sarili niyang ginagawa. Kasi hindi makakatulong kay Nicole kung iisipin niya na nako, magaling si ganyan, maganda si ganyan. So dapat focus siya doon sa ginagawa niya. Ako naman, naniniwala naman ako kay Nicole Budol na makakasabay naman to. Kasi yung ipinakita niya nga sa Binibining Pilipinas nung lumaban siya, marami din naman talagang magagandang kandidata at marami din naman talagang magagaling. Pero inilaban niya yung sarili niya at humakot pa siya ng maraming special award. Ang maganda dito sa pageant na to, meron natang Miss Popular Vote din. So I think doon palang panalo na siya. Meron din Miss Congeniality or Miss Friendship. I think kaya ni Nicole Budol makuha yung award na yan. At saka, plus sexy si Nicole Budol, maganda si Nicole Budol, kaya niyang sumabay dito sa mga kalaban niya sa competition ng Miss Planet International. Yes, tama ka dyan, Mama Sam. At tama din yung sinabi mo, Mama Sam, na kanina na huwag siya mag-focus sa mga kandidata makikita niyang magagaling, maganda, kasi pwede siyang ma-distract, pwede siyang mawalan ng confidence once na nagko-compete na sila dito sa Miss Planet International. Kailangan niya lang talaga mag-focus sa sarili niya para makapag-perform ng maayos. Tama. Mama Sam, ito naman. Tingin mo, itong Miss Planet International, ito na kaya ang papalit Miss Grand International para sa Binibining Pilipinas? Okay. So, hindi natin alam yan. Aware naman tayo na ang Miss Grand International ay magse-separate na siya dito sa Binibining Pilipinas this 2023. Pero hindi natin alam kung maghahanap pa ba sila ng panibagong ipapalit dyan sa corona ng Miss Grand International, yung pwesto, ibig ko sabihin. Kasi kahit naman nandiyan dyan yung Miss Grand International, pwede nila idagdag yung Miss Planet International kung gusto nilang mag-franchise. Ang Miss Globe, maliit na pageant lang siya eh. Kumbaga hindi natin siya masyado kilala. Pero yung napunta siya sa Binibining Pilipinas ngayon, isa na siya talagang masasabi natin sa mga inaabangan natin. Kasi yung kandidata na galing dito sa Binibining Pilipinas, inilalaban natin dyan sa Miss Globe. Yung Miss Intercontinental, ganun din. So dati yung Miss Intercontinental, galing yan dyan sa mutya ng Pilipinas. Pagkatapos napunta dito sa Binibining Pilipinas, parang feeling ko mas nakilala ng mga Pilipino yung Miss Intercontinental, yung naging under siya ng Binibining Pilipinas. So ngayon, kung kukunin itong Miss Planet, ang Miss Planet, syempre, 81 candidates yung nagkukumpit. Nagkukumpit din sila sa iba't ibang country. Kumbaga, parang mas maganda siguro na kunin din ng Binibining Pilipinas yung franchise nito at
ayun nga, idagdag doon sa mga corona ng Binibining Pilipinas Crown. Kung ito ay ipa-franchise ng Binibining Pilipinas, sa ngayon wala pa tayong alam, hindi pa natin alam kung ito ba yung plano ng Binibining Pilipinas in the future. But siguro, si Nicole Budol yung magiging daan para makuha yung franchise ng Miss Planet International ng Binibining Pilipinas. I'm so excited kung ganun yung mangyayari kasi mawawalan man ng isang corona, at least may ipapalit. Kumbaga parang yung girl, hindi lugi kung sasali sila sa Binibining Pilipinas kasi nga may another crown. At maganda yon. Yung Miss... Kahit naman yung Miss Tourism noon eh. Yung Miss Tourism, di ba, nadagdag din dito noon sa Binibining Pilipinas. Plus, ngayon, open ang Miss Universe. So, hindi natin alam kung ang Miss Universe ay babalik sa Binibining Pilipinas in the future. So, hindi natin alam lahat yan. Just wait on 2023 what happened to this pageant, di ba? Basta ang alam ko, Binibining Pilipinas, isa yan sa mga pinakamalaking pageant sa Pilipinas. Saka tingnan mo, yung supranational, saan ba siya galing? Sa Binibining Pilipinas. Yung nasa Binibining Pilipinas siya, bongga din yung supranational. Ngayon, na bukod, ano nangyari? So, ibig sabihin, iba talagang magpakilala ang Binibining Pilipinas. And I hope Miss Planet makuha ng Binibining Pilipinas yung franchise ng organization. Ay, para mamasamang sinasabi mo is yung quality talaga ng Binibining Pilipinas. Dami nga ganun, once you are Binibini, you're always a Binibini. Ayan, wow. Mamasama ito naman. Nabanggit mo nga kanina ang matinding makakalaban ni Herlyn Nicole Budol dito sa Miss Planet International. Nandiyan si Miss Thailand, Miss Mexico, Miss France at iba pa. Tingin mo Mama Sam, ano ang dapat pagandaan ni Herlyn Nicole Budol para makuha ang korona ng Miss Planet International? Hindi natin alam kung ano ba yung hinahanap ng Miss Planet International Organization sa isang kandidata. Wala tayong alam kasi hindi ko naman napapanood yung pageant na to eh. But according to observation ko kay Nicole Budol, nagtitrain siya, nagpiprepare siya. So, ibig sabihin, pinagandaan niya yung competition. Maganda si Nicole Budol, sexy si Nicole Budol. I think may laban si Nicole Budol. Ando doon ako sa part na siguro maging authentic lang siya sa mga ipapakita niya. Attitude, maging authentic siya sa ipapakita niya. Kilos, kasi importante yon sa isang tao para masabi natin na ah, ito ka dapat itong maging beauty queen. So ngayon, kung ano yung ipapakita ni Nicole Budol dyan, ayun yung magdadala sa kanya para sa tagumpay niya dito sa Miss Planet International. So wala akong alam kung ano yung gusto ng organization, kung si Nicole Budol ba yung hinahanap nila. But just trust to Nicole Budol sa gagawin niyang compete na to. Kasi first time din ni Nicole Budol lalalaban sa international. And then, magtiwala tayo sa kanya. For sure, alam ni Nicole Budol kung ano yung gagawin niya dito. Just trust her. Yes, Mama Sam. I agree naman po. Pagkatiwalaan na lang natin si Nicole Budol sa kanyang makakaya na sana makapag-perform talaga siya dito sa Miss Planet International. Yung as in, mabigay niya yung to the highest level niya. Yes. Trust her. So yun guys, kayo guys, ano guys ang opinion ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon about Nicole Budol? So kanina nga lumipad na si Nicole Budol patungong Uganda. So guys, tingin ba ninyo mag-uuwi kaya siya ng corona? At guys, tingin ninyo, mahahataw kaya si Nicole Budol ng bonggang-bongga sa competition? At tingin ninyo, sino ba ang matinding makakalabat dito ni Nicole Budol sa competition ng Miss Planet International 2022. Please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa amin ngayong gabi with Mama Sam. Guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe and click nyo na rin notification bell para lagi kayong updated. Ayun guys, so maraming salamat. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Alam. Thanks for watching. Have a good night.